Alas 7 ng gabi noong 16 ng Hunyo ng taong kasalukuyan, agad nagkasanang hot pursuit operation ng mga pulis. Nasabi po ng witness, sir, ang suspect natin hindi pa nakalayo, nandyan lang sa bahay nila. Saka po, nagkupos kami ng isang team, nag-hot pursuit po kami. Mula sa pinangyarihan ng krimen, nagtungo ang mga pulis sa itinurong bahay ng mga suspect. Opo, ito na. Pero medyo pulis. Joseph Penicleto, Ubin Vigorio, anong ginawa niyo kay Mang Rune ito? Ano sito? Sir, pinatay ko namin. At ano? Pinagutan ang ulo. Sumama kayo sa amin. Inaaresto namin kayo sa salang pagpatay. Pero nito, ano sito? Sige, pasasan niyo. Talikod! Pinuntahan namin doon yung bahay ng dalawang suspect. Nakahiga po, may mga dugo pa yung kamay, yung damit po ma'am, saka po inuli po namin sila. Tinanong namin kung alam nila nangyari. Sabi nila ma'am, in-admit po nila na sila po mismo yung gumawa ng krimen ma'am. Mula sa barangay Nasuli, isinama ng mga pulis sa San Remedio Municipal Police Station ang dalawang suspect. Tinanong po namin kung bakit nila nagawa yung krimen. Sabi po nila, sir, hindi po namin alam yung ginawa namin kasi po lasing po kami. Nung alam lang po namin na akala po namin isinaksak lang namin si tatay or tinagalang, hindi po namin alam sa naputulan pala namin ng ulo yung si tatay. Ito ginawa yung may galit ba kay Mang Runito? Sa patuloy na pagtatanong ng mga pulis, lumabas na may galit ang dalawang suspect sa biktima. Sir, ang totoo niyan, may galit to talaga kami kay Mang Runito. Pag dumadaan po kasi kami sa bahay niya, palagi kami sinisita. Akala mo sa kanya yung kalsado niya. Alam mo, mabili tayo ng alak dito. Sabarami tayo ng Ayun dalawa, lasing na naman kayo, ang iingay nyo na naman. Kailan nyo ba kasi titigilan yung pag-iinom nyo? Nakakabala pa kayo ng ibang tao niyan. Sige na, tumiretso na kayo, uwi nyo na yan. Sige na. Sabi mo, sumusobra na to. Yaba na matanda na yan, tara na. Kasi po yung daanan pa uwi sa bahay nila, dinadaanan po nila yung bahay ni Tatay Runito, yung siguro basta sobrang lasing at sobrang init ng ulo na rin, na kung minsan binabantayan sila ni Tatay at sinisita, kaya po sila nangyari nila yung nagawa nila yung krimen ma'am. Ang paninita ni Runito sa dalawang suspect, hindi itinanggi ni Agnes. Sinisita sila ng ama ko. Kapag nalasing, maingay, nakakadisturbo sa natutulog na. Kasong pagpatay ang isinampalaban sa mga suspect na sina Ruben Gregorio at Joseph Panacleto, habang buhay, napakakakulong ang parusa sakaling mapatunayan na sila'y nakasala. Nakapiit ang dalawang suspect sa BJMP San Jose Antique. Ano ako nun? Walang emosyon, parang wala akong naramdaman nun kundi galit, umiyak. Hanggang ngayon, sariwa pa kina Agnes ang ginawang pagpaslang sa kanilang ama. Hanggang ngayon, depressed ako, napakapayat ko na kasi lagi kong naalala yung nangyari sa kanya. Nagpa-flashback po yung nangyari sa kanya. Miss na po namin siya eh. Tapos po pinatay lang nila ng ganun na napakasakit. Malaking kakulangan kina Agnes ang biglaang pagkawala ng haligi ng kanilang tahanan. Marami pa po kaming pangarap para sa kanila, para sa kanya. Gusto na mga kapatid ko, makaahon talaga sa hirap eh. Yung uupo na lang si tatay sa bahay. Nag-uumpisa pa lang po kami. Tapos yun na po yung nangyari sa kanya. Napakasakit po. Umaasa silang makakamit ng katarungan para sa ama sa lalong madaling panahon. Mabulok sila sa kulungan, tsaka pagbayaran nila yung kasalanan na ginawa nila. Matulan talaga sila po ng karapat-dapat na hatol.